berikut na kami po. Good morning guys. Welcome to my channel. Ano ka doon? Nandito na pala yung pagkain. Mag-vlog sa Max. Kaya na kung mga ginawa ng pagkain pagkain sa Malaysia. Royal Performance. Ano, second time ko ito na labas. It's not boring. Ayos, walang tao sa labas, guys. Pero may mga sasakyan na mga labas. Super bored. Yeah. Yeah. Kasi may dadaan pa ako dito sa kabilang tindahan. Sa ano, Grand Mall na maliit lang siya guys. First time na labas. Sarado pa rin, no? Nung padala, sarado pa rin. Tapos bawal daw kami maglabas ng sobrang tagal sa labas. Kaya hanggang 1 hour to 2 hours lang daw. Kasi pag nagtagal ka, baka hindi ka na pabalikin ng pasok din. So saan ka na? Saan ako pupunta? Ito yung tindahan dati o punong ko parati. Punong yung parati dati guys. Tapos ngayon, ayun, wala nang tao. Ayan, pati yung daan na to. Yan, pag dumaan ka dito, kahit even kahit tanghali, siksikan. Ngayon, wala talaga. As in. Si Kuya nakatingin, naka-video ako. Doon ko na din kasi naisipan na magawa ng video doon sa Royal Food. Sobrang init, grabe. As in, super init talaga. Then ano, kapagod maglakas, nakakain din ay. Sa harap at ang taxi, hindi ka pwedeng sumakay din. Doon lang sa likod din. Ganon din yung ano ngayon. Tapos bumaba ata yung meter dito. Naging 2 dirham na lang yung start niya. Ito yung ano, second time na labas. Second time na labas. O kasi nung una dating ko lumabas ako, kasama ko si Jordan. Kaso hindi na ako nagawa ng video that time kasi super pagod din guys. Grabe. Yun yung araw na ano talaga bongga yung pagod ko na naramdaman. Kaya sabi ko pa lang pagbalik ko sa Amerika, hindi mo na ako nagagawa ng mga videos. So, nayaan ko muna yung sarili ko. Nanginis na sa mga ilos. Ayan, shoutout kay Wed Isabella, sa kay Mario Jen, saka kay ano, Jet and Eleanor. Ayun. Sa kay Sweet Sneezy, sa pabudots niya. I like it. Grabe, sobrang init guys. As in, ano talaga. Baka din naramdaman ko ito ngayon kasi ano, ito pa lang yung lumabas ako na mainit talaga yung panahon. Nakalaya din. Nung dumating ako dito parang na-shock ako kasi sumigaw ako dun sa bus. Nagtinginan lahat yung tao sa akin. Yung mga kasama kong katrabaho.
Hindi ko din alam kasi bakit ano nangyari yung sumigaw ako doon sa bus. Siguro kasi sumigaw ako kasi natuwa ako kasi nakabalik ako sa accommodation. Which is, yung parang gusto ko talaga bumalik. Hindi kasi, may dalawang rason yon bakit gusto kong bumalik dito. Una, gusto ko dito kasi yung una na binili ko, sobrang ano talaga, yung makakatulog ka ng maayos. Or kumbaga, comfortable siguro ako dito kaysa doon, ganun. Tapos yung pangalawa is, ano, safe. Thank God, diba? Yung ano, kumbaga, pasalamat ako sa Diyos, ganun. Tapos yung third time is, third time, pangatlo is, ano, yung lapit ko, nandito. Kaya hirap na hirap ako mag-play ng mga videos, yung ano, yung nagpapalaro kong WH, ayun. Sinisingit ko lang dun sa mga kasama ko. Mag-play. Guys, sobrang init talaga ay, grabe. Baka ano, hanggang dito na lang siguro ito ngayon. Abangan nyo yung upload ko. By next time, ayun. Gagawa, sa start ay ng vlogging pag pinayagan na kaming lumabas ng sobrang tagal talaga. Kasi, ay, hindi kami makakalabas ng matagal. Ayun. Then, din ginawa ko din pala to kasi dahil doon sa ano, yung pill health ba yun? Yung papers, yun po yung sinasabi niya. Hindi ako magagawa ng ano, reaction doon. Pero dismayado lang talaga din ako kasi nung may nangyari sa akin dito sa Dubai, lumapit kasi ako sa kanila eh, sa government natin. Pero alam mo yung sinabi nila sa akin, wala daw silang magawa. Kumbaga parang kasalanan daw namin na OFW kami. Kasi ano, kasi hindi kami nag-ingat, hindi kami nag-ingat sa employer. Which is true naman. Pero hindi naman natin inaasahan na darating talaga yung araw na maluluko tayo, di ba? Kahit gano'n tayo ka tuso, naluluko at naluluko talaga tayo, lalo na pag madami manluluko sa ano, pabiliki. Parang yun lang ata na sana kung magpatpatpan sila ng mga batas tungkol doon sa mga ano na yun, sana yung mga tao na babawasan nila, bibigay din nila yung karapatan na dapat sa kanila. Kasi kami ng mga OFW, parang hindi ko sana lang ha, hindi ko naramdaman talaga yung sinasabi nilang bayani daw kami. Bayani yung OFW. Eh, bago may namin sabi, nasala kami yung pera. Puro padala. Puro bayad utang. OFW ka nga, bayad utang naman. Samantalang ano, sila dyan sa Pilipinas, ganon. Ay, hanggang doon lang siguro. Wala na akong reaction doon. Eh, depende na yun. Susundin na lang natin kung ano yung ano ng government. Pero, sana ano, ibigay nila yung tama na para sa OFW talaga. Kasi, papala, nagsasagawa ka ng batas tapos hindi mo naman bibigay yung tama sa kanila. Parang useless lang din. Yun lang.